Ngayong araw sa Papa Dudut Stories. First of all ay binabati kita ng isang magandang araw at gano'n na rin sa mga masusugid mong mga listeners na addict sa inyong programa. Aminin ko po sa inyo na hindi ako nakikinig ng FM radio dahil palagi po akong busy sa aking trabaho. Pero paggabi, bago matulog ay nagpapalipas muna ako ng oras habang nanonood sa YouTube. At na-discover ko nga ang Papa Dudut Stories. Simula noon ay na-hook na ako sa mga uploads mo every night, Papa Dudut. Dear Papa Dudut, I'm Yulia Sobero Garrido or just call me Yuli. Nasa late 20s at isang certified public accountant ng isang kilalang accounting firm. Graduate ako sa isang kilalang Dominican college at nagmula sa angka ng mga CPA, abogado at diplomat. At ang dad ko ang naging isa sa mga inspirasyon kong maging CPA. Bagamat isa siyang diplomat ay ipinagtapat niya sa akin na pagiging CPA talaga ang first choice niya. Pero dahil passionate siya sa traveling kaya sa halip na kumuha ng accountancy ay foreign service major in diplomacy ang kinuha niya at tinapos. At nang maging diplomat siya ay nadestino siya sa iba't ibang bansa, particularly sa Eastern Europe at Middle East. Pero sa pagiging diplomat ng dad ko, nakilala niya ang mga babae na naging bahagi ng buhay niya. Unang pumasok sa buhay niya ang isang Ukrainian na nagngangalang Irina. Nagkaroon sila ng relasyon at ako ang naging bunga ng kanilang pagmamahalan. Pero sa kasamaang palad dahil na rin siguro sa irreconcilable differences nilang dalawa ay nagkahiwalay sila. 2 months pagkapanganak sa akin ng ina ko, hindi naman pumalag ang ina ko nang kunin ng dad ko ang kustodiya sa akin. Samantala ilang buwan matapos ang hiwalayan ni dad at ang Ukrainian mom ko ay nadestino ang dad ko sa Cyprus. At nakilala niya roon ang isang babaeng Hungarian na nag-aaral doon. Kinilaunan ay naging magkarelasyon sila at ang kapatid kong lalaki na si Ferenc ang naging bunga. Pero as usual ay hindi nagtagal ang kanilang relasyon dahil naman sa isyo ng relihiyon. Nang finally ay madestino ang dad ko sa embahada ng England, ay may dumating na babae sa buhay niya, isang Irish blood na teacher na nagtuturo sa isa sa mga eskwelahan sa London. Pero at that time ay hindi seryoso ang dad ko sa pag-ibig kaya naman inanakan lamang niya ang babaeng yon at ang kapatid kong lalaki na si Miguel ang naging bunga. Dumating ang taong 2000 at nalipat ang dad ko sa konsulada sa UAE. Kaming magkakapatid ay masyadong nalibago sa kultura doon. Siguro dahil nasanay kaming manirahan sa Europa. Samantala, muli na namang nakakilala ng babae ang dad namin. And this time ay isang Pakistani na nagngangalang Shilpa. Nagkaroon ng relasyon silang dalawa at inaglaon ay nagpakasal sila. At that time ay nagpa-convert ng relihiyon ang dad ko. Para may kasal siya kay Shilpa na isa ring Muslim. Naging masaya naman ang relasyon nila pero hindi inaasahang dumating ang isang trahedya at nabiyudo ang dad ko. Simula noon ay hindi na muli pang umibig ang dad ko. At itinuon na lamang niya ang atensyon sa pagpapalaki sa aming mga anak niya. Taong 2003 ay bumalik kami ng Pilipinas at naglingkod ang dad ko sa DFA. Dito na ipinagpatuloy ang pag-aaral naming magkakapatid. Sa kabilang banda, labis na nagulat ang mga kaklase at kaibigan ko dahil iba-iba ang itsura naming magkakapatid, lalo pa silang na-amaze nang malaman nilang iba-iba ang nanay namin. Naging tampulan patuloy ng biro si dad na matinik daw sa mga chicks at masyado raw high class ang taste dahil puro imported ang mga naging karelasyon. Si dad naman ay sinakyan lamang ang biro at pinagmalaki pa niya na malakas daw ang appeal niya sa mga foreigners kesa sa mga Pinay. Samantala dumating ang graduation namin sa kolehiyo ng kapatid kong si Ferenc. At walang mapaglagyan ang kasiyahan ko dahil sa wakas ay nagbunga din yung ilang taong pagsusunog ng kilay. Ganon din ang kapatid ko, mga kaklase at mga kaibigan namin. Sa wakas ay na-survive ko ang BS Accountancy kahit na napakahirap at nakaka-depress kung minsan. Kumusta na ang future CPA?
Bati sa akin ang aking kaibigan na si Edu na isa sa mga kaklose ko noong college. Eto super saya kasi malapit ko nang maabot ang mga pangarap ko, sagot ko. Pagkatapos nito, CPA board exams na lang ang aasikasuhin natin. Kapag nakapasa tayo, doon ay maabot na natin ang mga pangarap natin, pagpapatuloy ng aking kaibigan. Paghahandaan ko ang upcoming CPA board exams, sana pumasa ako, ang sabi ko pa. Ikaw pa eh, ang talitalino mo kaya. Sisiw lang yan sa'yo. Wika pa ni Edu na tila proud na proud sa akin. Salamat Edu ha, at pinapalakas mo lagi ang loob ko since elementary days. Basta naniniwala ako na makakapasa tayong dalawa sa board exams at magiging mga certified public accountants, ang sabi ko pa sa kanya. Yuli, sana after graduation natin huwag tayong magkalimutan ha. Sana magkaibigan pa rin tayo kahit na mga professionals na tayo. Napangiti ako kay Edu. Siyempre naman Edu, ikaw pa ba? Ikaw ang best friend ko since elementary. Yun ang pangako ko sa kanya. Eksaktong 30 minutes bago magsimula ang graduation ay sabay na dumating sa venue ang iba ko pang mga kapatid, Papa Dudut. Nakita ko rin si Dad na parating at agad niyang niyakap kami ni Ferenc. Congratulations! Masaya ako para sa inyong dalawa mga anak. Bati ni Dad sa amin. Kung alam niyo lang kung gaano ako ka-proud sa inyong dalawa ni Renk. Sa wakas ay may anak na rin akong future accountant at psychologist. Dagdag pa niya. Thank you Dad. Masalamat ni Ferenc sa aming ama. Para po sa inyong diplomang matatanggap namin sa ngayon, ang sabi ko naman. Papa Dudut, hindi nagkulang si Dad sa aming magkakapatid at kahit pa busy siya sa kanyang trabaho ay may oras pa rin siyang nilalaan para sa aming mga anak niya. Siya ang tumatayong ama't ina sa amin at palaging pinapangaralan kami ni Dad na huwag magtatanim ng anumang sama ng loob sa aming mga ina na pinabayaan at inabando na kami. Napatuloy pa rin naming isama sila sa aming mga dasal na sana'y ayos lamang sila sa kani-kanilang mga buhay. Samantala, masasabi ko namang naging mabuti ang pagpapalaki sa amin ni Dad dahil talagang disiplinado kami. Magkakaroon ka ba naman ng overprotected na ama? Kaya tuloy bihira akong maligawan ng mga lalaki dahil sa takot sa Dad ko. Nung una ay ayos lamang sa akin pero dumating din ang panahon na pakiramdam ko na para na po akong nasasakal. Hindi ko lang makumpronta si Dad dahil baka masamain niya ang sasabihin ko. At ayaw ko namang lumabas na walang utang na loob. Kaya ibinuhos ko na lamang noon sa mga kaibigan ko ang sama ng loob ko kay Dad, Papa Dudut. Isang gabi pagkatapos ng madugong CPA board exams ay napagpasyahan naming magkakaibigan na mag-bar and billiards ng 10 oras ng gabi. At tulad ng aking inaasahan ay hindi pumayag noon si Dad dahil sa pagiging overprotective niya sa akin. Pero sa halip na sundin siya ay nakagawa pa rin ako ng paraan para makatakas sa kanya. I am 23 that time at hindi na ako batang pasdit pa para bantayan at protektahan. Kaya ko ang sarili ko and I have the freedom to choose kung ano ang gusto kong gawin sa aking buhay. Sadly, that time ay wala yon sa diksyonary ni Dad. Yuli, buti naman at pumayag ang daddy mo na sumama sa amin ang 10 oras ng gabi. You know naman, masyadong overprotective sa iyo ang daddy mo. Ang sabi ng kaibigan kong si Carmi pagdating ko sa bar na pinag-uusapan namin. Oo nga eh. As in palagi nakabantay na parang security guard. Kaya katuloy hindi maligawan ni Kyle eh. Natatakot sa airpads mo. Ang sabi naman ni Cielo na tropa ko din. Actually Carmi, Cielo eh, hindi pumayag si Dad na umalis ako ngayong gabi. Tumakas lang ako. Pag-amin ko sa kanila. At saka pwede ba, matanda na ako. I'm already 23. Mag-aaway na talaga kami ni Dad kapag nakialam pa siya sa akin. Ang sabi ko pa. Naku, patay tayo dyan. Tumakas ka lang pala. Pailing-iling na wika pa ni Carmi. Don't worry, kahit na madiscovery pa niyang tumakas ako ngayong gabi, hindi pa rin niya ako matutunton. Assurance ko sa aking mga kaibigan. Ano ka? Eh bakit noong last week lang eh kahit na ibang bar ang pinuntahan natin kasama ang mga boys eh, natuntun ka pa rin ang daddy mo? Para ba siyang may GPS at nalalaman niya kung saan ang mga anak niya nandun? Ang sabi naman ni Shelo.
Papa Dudut, may punto si Cielo. Ilang beses na kasi akong tumakas noon kay Dad para sumama sa aking tropa. But to my surprise ay palagi akong natutunto ni Dad kung saan ako pumupunta. Ewan ko ba kung naglalagay ba siya ng secret tracking device sa mga gamit ko. Ako Cielo ha, huwag naman sana niya akong matuntun this time kasi nakakahiya na. Inaasar na nga akong daddy's girl ng ibang mga barkada natin eh, reklamo ko. Buti pa yung mami mong Ukrainian, Yuli. Hindi ka pinapakialaman? Medyo nalungkot ako pagkabanggit ni Carmi sa aking ina. Wala nang pakialam sa akin ang mami ko ever since. Masaya na siya dun sa Ukraine at saka may iba na siyang pamilya, ang sabi ko. Pero Yuli, bilib ako sa daddy Reynard mo. Biruin mo ha, apat kayong magkakapatid. Iba-iba ang mga nanay. Tapos ang nakakabilib pa, puro mga foreigner sa mga nanay ninyo. Mr. International Dad talaga. Ang gwapo kasi ng daddy Reynard mo eh. Ang sabi ni Cielo na noon pa lang ay may paghanga na sa aking tatay. May pagkakataon ngang umamin siya sa akin na crush niya si daddy. At balang araw daw ay magiging stepmom ko raw siya. Siyempre naasar ako sa mga sinabing yon ng kaibigan ko at buti na lang talaga at nalipat ang atensyon niya sa ibang lalaki. Eh bakit walang anak sa Pinay ang daddy mo? Choosy ba siya? Curious na tanong naman ni Carmi sa akin. Ang sabihin mo Carmi, hindi malakas ang apil niya sa mga Pinay. Inamin din niya sa akin yun eh. Natatawa kong sagot. So ganun palang diplomat, puro imported ang mga jowa. Natatawa ring wika ni Cielo. You know what mga girls, hindi ako masaya dun sa totoo lang. Kasi alam nyo na, I'm longing for motherly love. Although hindi naman nagkulang si Dad sa pag-aalaga sa amin, pero iba pa rin syempre ang pagmamahal ng isang ina. Ni minsan sa buong buhay ko ay hindi ko naranasan yon. Pag-amin ko sa aking mga kaibigan. At kung may ipapasalamat ako eh, ipinanganak akong maganda. Dahil alam niyo na, magaganda ang genes ko. Perfect! Pagmamalaki ko pa sabay tawa. Samantala kasabay ng kwentuhan ay napainom din kami ng marami at nahook sa paglalaro ng billiards. Siyempre nalasing ako at napaidlip sandali. Pero nang gumising ako ay nakita ko agad ang mukha ni daddy kaya agad akong napatayo. Nawala ang aking kalasingan in an instant. Sorry Yuli pero tinawagan namin ang papa mo para sunduin ka. Sa itsura mong yan ay hindi mo na kayang umuwi ng mag-isa. Paliwanag pa ni Cielo. Halina na anak at umuwi na tayo, seryosong sabi sa akin ni Dad. Huminga ako ng malalim pagkatapos ay sumama na ako sa aking ama habang iyong iba na mga acquaintances ko sa loob ng bar ay tila natatawa at nangaasar pa sa akin. Para bang sinasabi nila na good night daddy's girl, sweet dreams. Minsan talaga ay dumarating sa puntong naaasar na ako kay Dad dahil nagiging masyado na siyang OA sa pagiging overprotective sa amin. Nung una nakukuha ko pa siyang pagpasensyahan pero dumarating ang panahon na parang napupuno na ako. Pati nga love life ko ay pinakialamanan niya. Madalas niya akong pinagsasabihan noon na hiwalayan ko na ang boyfriend ko noon na si Kyle dahil wala lang daw akong mapapala sa lalaking yon. Pinilit niyang ipagsiksikan ng pet niyang si Edu sa akin na noong mga panahong yon ay hindi ko kailanman naisip bilang boyfriend. Dahil sa palaging hahadlangan ni Dad ang pakikipagrelasyon ko kay Kyle, ay napilitan akong sumabog na parang bulkan. Sa palagay mo uwi pa ba ng matinong babayang alas dos ng madaling araw? Ang sabi pa sa akin ni Dad nang minsang umuwi ako ng madaling araw dahil umatend ako ng party ni Kyle. Pwede ba Dad? Matanda na ako. Hindi na ako bata. Alam ko na ang ginagawa ko. Reklamo ko. Ngunit hindi nagpaawat si Dad. Gusto lang kitang ingatan, ang sabi pa niya. Huwag nga kayong paranoid, walang mangyayari sa akin na masama. At saka Dad, I might be your daughter pero may karapatan akong mag-decide para sa buhay ko. Sagot ko sa aking ama na noon ay galit na sa akin. So nagmamalaki ka na. Bakit? Sino bang ipinagmamalaki mo? Yung boyfriend mong uhugin? Galit na wika ni Dad. Sa pagkakataong yon ay nagtaas na rin ako ng boses. Dad, pati ba naman ang love life ko?
makikialam ka pa rin? Oo, because you choose a wrong guy, sagot niya. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay hindi ko na napigilan ang galit ko kay Dad. Gusto niyang palaging siya ang nasusunod. Gusto niyang manduhan ang buhay ko. Ngunit hindi ako pumapayag dahil hindi ako tau-tauhan niya. At paano ko nakakasiguro, Dad, na mali ang desisyon kong piliin si Kyle over your pet Edu? Tanong ko pa sa kanya. I tell you frankly, walang binatbat niyang Kyle na yan. Sagana lang sa porma. Look, nakatapos na siya at lahat pero ano, wala pa rin trabaho hanggang sa ngayon. E ako na yung panggasolina niya ng sasakyan niya, e sa mga magulang pa niya hinihingi, sagot niya. Lalo naman ako nainis sa mga narinig ko. Ang aga niyo namang manghusga, Dad. Wala pang trabaho si Kyle dahil naghahanda pa siya sa susunod na board exam. At saka paano kayo nakakasiguro na magiging mabuting boyfriend si Edu kaysa kay Kyle? I know magiging mabuting boyfriend si Edu sa'yo. Dahil bukod sa mabait siya, may stable siyang trabaho. At higit sa lahat, may ambisyon. Tugon ni Dad, pero ako yung tipo ng babae na hindi nagpapatalo. Kaya sa galit ko ay napasagot ako ng ganito. Kung ganun lang pala, Dad, eh kayo na lang ang makipag-boyfriend dyan sa Edong yan. Ngunit isang malakas na sampalag natanggap ko mula kay Dad. Hindi kita pinalaking pilosopo ha at walang galang. Yulia! Galit pa nito sa akin. Then stop ruining my life. Napasigaw na ako noon. Wala akong pakialam noon kahit na marinig pa ng mga kapitbahay yon. Para na kasi akong bulkan na sumabog sa sobrang galit. Nasasakal na ako sa mga pandidigtan ninyo sa akin, Dad. Matanda na ako. Alam ko kung ano makakabuti at makakasama sa akin. Dagdag ko pa. Oo, matanda ka na. Pero ang mga desisyon mo baluktot. Sina Rank at Mags, dinigtahan ko ba sila? Hindi kasi marunong sila mag-decide sa buhay nila. Hindi tulad mo na baluktot mag-isip, sagot ni Dad sa akin. Baluktot pala, pues huwag niyo akong pakialaman. I might be your daughter but you don't own me. Sirain ko man ang buhay ko, wala na kayong pakialam doon. Sagot kong pabalang papadudot. Ganun pala, fine. Bahala ka na sa buhay mo. Pero lumayas ka na sa pamamahay na ito, deklara pa ni Dad. Mukhang sa pagkakataong yon ay desidido na talaga siyang palayasin ako, Papa Dudut. Bagamat aaminin ko, Papa Dudut, na nasaktan din ako. Madalas ko ngang naitatanong sa aking sarili noon kung bakit hindi niya ako maunawaan. Bakit ba gusto niyang hawakan ang buhay ko? Hanggang sa may na-realize ako ng gabing yon. You know what, Dad? I realize na hindi lang kayo pakialamero. Mahina rin palang pangunawa ninyo. Alam ko naman ang dahilan kung bakit overprotective kayo sa amin eh. Kasi ayaw nyo kaming ipambayad utang sa mga panluloko na ginawa ninyo sa mga nanay namin. Pabalang nasagot ko. Pero isang malakas sa sampal ulit ang inabot ko kay Dad at buti na lamang ay dumating ang mga kapatid kong sina Ferenc at Maguire para awatin si Dad. Sa pagkakataong yun ay nakita kong umiyak sa harapan ko si Dad. Yulia, heto ang tatandaan mo. Kahit kailan, hindi ko niloko ang mga nanay ninyo. Minahal ko sila, sila ang hindi nagmahal sa akin. Hindi ko kagustuhan na iba-iba ang mga nanay ninyo at hindi ko rin kagustuhan kung wala kayong nakagisnang mga ina. Sila ang nakipaghiwalay sa akin at iniwan nila ako kasama ng lahat ng responsibilidad nila para sa inyo. Sinikap ko namang maging mabuting ama sa inyo. Pinaaral ko kayo, sinunod ko ang mga layaw ninyo. Sinikap kong puna ng mga pagkukulang ng mga nanay ninyo sa inyo. Pero kahit anong klaseng pagmamahal ang ibigay ko sa inyo, alam ko na hinahanap nyo pa rin ang pagmamahal at kalinga ng isang ina. Hindi nyo alam kung gaano ako nasasaktan doon. Kaya ikaw, Yulia, wala kang karapatang sabihin sa akin ang mga yan dahil wala kang alam, ang sabi pa niya sa akin. Aaminin kong nalungkot at naawa ako kay Dad pagkatapos niyang sabihin yon. Nararamdaman ko kasi yung sakit at nakukonsensya ako. Pakiramdam ko ako na yung pinakamasamang anak. Hindi sa nanunumbat ako pero minahal kita bilang anak.
Buong buhay ko ay sinakripisyo ko para mabigyan ka lang ng magandang buhay. Kaya hindi mo ako masisisi kung pagsabihan kita, lalo na't nakikita kong mali na yung desisyong ginagawa mo. Wala akong masamang intensyon, Yulia. Tapos ganito lang ang igaganti mo sa akin? Anong klase kang anak? Kung sa bagay, wala naman akong papel sa buhay mo. I'm just your father. Pagkatapos noon ay tumalikod na si Dad para pumasok sa loob kasama niya ang dalawang kapatid kong lalaki. Habang ako ay naiwan sa labas at umiiyak dahil nakukonsensya sa mga sinabi ko kay Dad. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi ko po akalain noon na sasabog ako ng ganon. Pero gustuhin ko mang humingi ng tawad ay hindi ko magawa, Papa Dudut. Naunahan kasi ako ng hiya. Kaya nagpretend na lamang ako noon na matapang at may pusong bato. On the other hand ay inisip ko noon na mabuti na ang nangyaring yon para naman maliwanagan si Dad na matanda na ako at may sarili akong buhay. Papa Dudut, pagkatapos ng confrontation namin ni Dad ay wala na kaming naging kibuan pa. Buo na rin ang desisyon ko noon na bumukod at sumama sa boyfriend kong si Kyle. Masakit man sa akin na humiwalay sa pamilya ko ay kailangan kong hanapin ang sarili kong buhay. Agad kong inimpake noon ang mga gamit ko at nang maayos ko na ang lahat, ay nag-decide na akong harapin ang aking buhay ng walang magulang na nagdidikta sa akin. Ate Yuli, sigurado ka bang itutuloy mo ito? Tanong sa akin ni Ferenc. Oo, buo na ang desisyon ko na bumukod. Total naman ay kaya ko ng buhay ng sarili ko at saka ayoko namang maging pabigat kay Dad. Gusto kong tumayo sa sarili kong mga paa. Sagot ko. Sige ate, ikaw ang bahala. Wika ni Ferenc pagkatapos magbuntong hininga. Nga pala si Dad nasa labas, nakaupo sa rocking chair. Magpaalam ka naman sa kanya bago ka umalis. May taxi na rin sa tapat ng bahay natin. Ako na magbibit-bit ng mga gamit mo sa labas. Paglabas namin ng kapatid ko sa bahay ay nakita ko nasa labas nga si Dad. Malungkot siya habang nauna na si Ferenc na dalhin ang mga gamit ko sa taxi ay magalang pa rin akong nagpaalam sa aking ama. Dad, aalis na po ako. Paalam ko. Ngunit nang mapansin kong hindi kumibo si Dad ay muli akong nagsalita, Papa Dudut. I'm sorry pero kasi kailangan kong gawin ito. Sa pagkakataong yun ay bumaling na siya sa akin. Malungkot at tila maiiyak na. Pero nakita ko na pilit pa rin siyang nagpapakatatag. Anak, wag mo sanang isipin na galit ako sa iyo. Sa totoo lang ay naisip ko na masyado ko naging mahigpit at overprotective sa iyo. Hindi ko napapansin na nasasakal na pala kayo. Sana mapatawad niyo ako doon. Pero ginagawa ko lang naman yon kasi ayaw kong makitang masaktan at mapahamak ang isa man sa inyo. Mga anak ko kayo eh. Kahit yun lang sana ay maintindihan mo. Ang sabi pa ni Dad. Nang mga oras na yun ay parang gusto ko na ring umiyak dahil sa sobrang lungkot, Papa Dudut. Ngunit agad din akong nagpahid ng luha. Muling nagsalita ang aking ama. Huwag kang mag-alala at wala akong sama ng loob sa iyo. Malaya ka nang gawin ang anumang gusto mo sa buhay. Ako hanggang advice lang ang maibibigay ko at nasa sa iyo yan kung susundin mo o hindi. Hindi naman ako mangangamba sa iyo kasi matalino ka. May stable na trabaho at alam kong aasenso ka sa buhay mo. Sa pagkakataong yon ay nag-decide na akong magpaalam, Papa Dudut. Sige anak at mag-ingat ka. Ipagdarasal ko na maging masaya ka sa tatahakin mong landas. Umayo ka. Yon ang huling mga sinabi sa akin ni Dad bago ako umalis sa aming bahay. Papa Dudut, bakas na bakas ko noon ang kalungkutan sa mga mata ni Dad. Nung umalis ako ay ramdam ko noon na pinipigil lang niyang umiyak sa harap ko para ipakita sa amin na matatag pa rin siya despite of it. Pero gusto yung kuman na huwag umalis ay wala nang atrasan sa napili kong desisyon. Nakipag-live-in ako sa aking boyfriend at nagsama kami ni Kyle na parang tunay na mag-asawa. Nung una ay masasabi kong okay naman si Kyle kahit na ako lang ang may trabaho noon. Nagtutulungan kami sa mga gawaing bahay at sa mga gastusin. Pero dumating ang panahon na unti-unting nagbabago ang pag-uugali ng boyfriend ko.
Nagiging immature siya at pabago-bago ng desisyon. Hindi rin siya seryoso sa pagresolba ng mga problema ang dumarating sa amin. At inaasa lamang niya sa akin ang lahat. Hindi rin siya naghahanap ng trabaho na siya ko namang kinaasar sa kanya. Hanggang sa tuluyan na ngang naubos ang PC ng aking pasensya. Isang araw, nagpa-check up ako noon sa doktor dahil sa kakaibang nararamdaman ko sa aking katawan. At doon ay nakumpirma kong buntis ako, Papa Dudut. That time ay hindi ko alam kung matutuwa ba si Kyle kapag nalaman niyang magiging ama na siya. Bagamat hindi naman siya diretsang sinasabi na ayaw niyang magkaroon kami ng anak, pero palagi niya akong pinapaalalahanan na uminom ng birth control pills. Bukod sa wala rin naman siyang ikabubuhay para sa magiging anak namin. Pag uwi ko sa bahay ay nag-init ang ulo ko dahil lang dumi ng paligid habang si Kyle ay panainood lamang ng pelikula sa online streaming sites. Hindi na niya ako tinutulungang maghanap buhay, hindi pa rin niya ako tinutulungan sa mga gawaing bahay. At dahil doon ay pinagsabihan ko na si Kyle. Bakit ka ba nakikialam? Pwede ba wag mo ngang gawin yung sa akin yung pakikialam na tulad ng ginagawa sa'yo ng dad mo? Yan ang natanggap kong sagot mula sa batugan kong kinakasama. Hoy Kyle, ako ang nagbabayad ng kuryente kaya may karapatan na kong pagsabihan ka sa panonood ng TV ngayon. Kung ayaw mong pagsabihan ka, pues maghanap ka ng trabaho. Yan ang nasabi ko sa sobrang galit ko. Siyempre, nasakta naman ang ego ni Kyle. At ipinagmamalaki mo sa akin yung sinusweldo mo? Ang yabang mo ha, kumo CPA ka lang kung makapagyabang ka na. Galit niyang sabi sa akin. Hindi ako nagyayabang Kyle. Ginigising lang kita sa katotohanan. Alam mo sa ilang buwan nating pagli-live-in eh, wala kang naitulong sa akin sa mga gastusin. Tablang ka naman ng konting hiya. Galit na wika ko sa kanya. Hoy Yulia, naghahanap ako ng trabaho kaya huwag kang mag-alala. Kapag nakahanap na ako ng trabaho, isasaksak ko sa baga mo kung namang kikitain ko. Pagbabanta pa ni Kyle. Ngunit imbes na patulan pa ang immature na si Kyle ay huminga na lamang ako ng malalim. At nag-decide na lamang ako na ipagtapat na sa kanya ang katotohanan. Kyle, buntis ako. Magiging tatay ka na pag amin ko. Ngunit tulad ng aking inaasahan ay hindi natuwa si Kyle sa aking ipinagtapat sa kanya. Hindi pwede, na ibulalas niya. Bakit naman hindi pwede? Tanong ko sa kanya. Hindi pwede, ayaw ko pang magkaanak. Hindi pa ako handa sa responsibilidad, pag-amin niya. Wala na tayong magagawa, buntis na ako. Tanggapin na lang natin to, ang sabi ko. Hindi ko anak yan. Malay ko ba kung sa akin yung batang dinadala mo? Pagtanggi pa ni Kyle. Nagpanting ang aking tenga. Teka Kyle, anong gusto mong palabasin na malandi ako na pumapatol ako sa kung sino-sino lalaki? Hoy Kyle, ikaw lang ang lalaki sa buhay ko at tinitingnan ko sa iyo at sa iyo ito. Ikaw ang ama ng dinadala ko. Alam kong alam mo yan. Galit kong wika. Basta hindi ko anak yan. Ang sabi pa niya sa akin. Papadudod doon ko na realize kung anong klaseng lalaki si Kyle. Nanlumo ako dahil pinagpalit ko ang pamilya ko para sa lalaking walang paninindigan. Ang sabihin mo, duwag ka. Naduduwag kang harapin ang responsibilidad mo sa anak natin. Ang sabi ko sa kanya. You know what? I'm so very disappointed with you. Ngayon ko lang na-realize na hindi mo talaga ako mahal. Bukod doon ay na-realize ko na wala akong magiging kinabukasan sa'yo. Mukhang nagkamali ako sa pagpili sa'yo bilang boyfriend at ka-live-in partner. Nagkamali ako ng taong mamahalin, dagdag ko pa. Ayaw kong saktan ang puso mo, Yuli, pero gusto ko munang mamuhay ng binata, ang sabi pa ni Kyle. At dahil sa mga sinabi niyo ni Kyle sa akin, kaya isang desisyon ang aking ginawa. Okay fine, from now on kakalimutan ko nang naging boyfriend pa kita. Break na tayo. Pero mukhang ayos lang sa damuho na hiwalayan ko siya. No problem with me, ang sabi pa niya sa akin. At dahil doon ay binigyan ko siya ng mag-asawang sampal at pagkatapos ay nag-impake na ako noon at umalis na ng bahay. Papadudod doon ko na realize na mali ang desisyon kong piliin si Kyle over my family.
Na-realize ko na hindi si Kyle ang lalaking dapat kong kasamahin habang buhay. Kahit nabuntis na ako noon ay hindi na rin ako naghabol pa kay Kyle. Ayaw ko na at tama na ang isang pagkakamali. Sa kabilang banda ay namuhay ako mag-isa at umupa ako ng isang maliit na apartment at doon ay pinalaki ko ang bata sa tiyan ko. Nang mga panahon na yon ay sari-saring realizations ang pumasok sa akin. Mahirap pala ang buhay lalo na kapag nag-iisa ka. Agad kong naalala ang pamilya ko. Lalo na ang pagiging overprotective ni Dad sa akin. Tama pala siya. Wala akong mapapala kay Kyle. Kung nakinig lang sana ako sa kanya ay hindi ako aabot sa ganito. Kaya isang araw ay nag-decide akong bumalik at makipagbati sa aking ama. Ang kapatid kong si Maguire ang nagbukas ng gate at sobra siyang natuwa nang makita ako. Agad ding lumapit sina Ferenc at Sanya para salubungin ako. Nakita ko rin si Dad na lumabas ng bahay Papa Dudut at hindi ko na napigil ang umiyak pagkakita ko sa kanya. Magkahalong tuwa at labis na konsensya ang aking naramdaman noon, Papa Dudut. Lumapit naman sa akin si Dad at niyakap po ako ng mahigpit. Anak, butit nag-decide ka nang bumalik sa akin. Sobra kitang namis. Alam mo, natutuwa ako at lubos na nagpapasalamat dahil muli kitang nayakap. Ang sabi pa ni Dad noong umiiyak na ako. Ako rin, namis ko rin po kayo, pag-amin ko. Dad, salamat ha kasi muli niyo akong tinanggap bilang anak ninyo. Siyempre naman, tatanggapin kita. Hindi naman kita itatakwil at saka anak kita. Tandaan mo kahit na kailan ay hindi ako nagalit sa iyo. Paliwanag pa ni Dad. At yun nga, Papa Dudut, muli kaming nagkasama at nabuo ang aming pamilya. Papa Dudut, hindi ko po makakalimutan ang eksenang yon na halos mamula ang mga mata namin dahil sa kakaiyak. Doon ko naunawaan lahat kung bakit naging mahigpit sa akin si Dad. Bilang magulang ay ayaw niyang makita ang anak niyang umiiyak at nagdurusa. Masakit pala yon para sa isang magulang. At ngayong isa na akong ina, mas lalo kong naiintindihan ang mga payo sa akin ni Dad. Samantala, 4 na buwan pagkatapos ng aking pagbabalik, ay isang tawag ang natanggap namin mula sa aking inang si Irina. Nagpasabi ito na gusto raw niyang dalawin kami ni Dad sa Pilipinas at isasama niya ang aking half-siblings. Natuwa naman si Dad sa balitang yon. At yun nga, 3 linggo ang lumipas ay muli kong nayakap ang aking ina. Natuwa rin ako nang ma-meet ko for the first time ang half-siblings kong sina Aida, Alexander at Volodymyr na di hamak na mas bata sa akin. At simula noon ay naging regular ang communication namin at dumalo pa nga sila sa binyag ng anak ko. Sa ngayon, Papa Dudut, ay may sarili na akong pamilya. May asawa at 2 anak na pinapalaki. And guess what? Ang napangasawa ko ay ang paborito ni Dad na si Edu. Masasabi kong this time ay hindi ako nagkamali sa napiling desisyon dahil masaya ang buhay ko kapiling ang pamilya ko. Tama na rin na hindi ko pinili si Kyle dahil hanggang sa ngayon ay wala pa rin malinaw na daan kung saan siya papunta. Ang mga kapatid ko namang sina Ferenc ay may sarili na rin pamilya at masaya na rin sa buhay niya. Si Maguire naman ay nakatapos na rin ng college at nagtatrabaho ngayon sa isang multinational company na nakabase sa London, United Kingdom. At si Sanya naman ay patuloy pa rin sa pag-aaral. Anyway, nitong 2019 ay nagpa siya ako mag-aral ng law. Yun naman kasi talaga ang pangarap ko noon ever since. At natutuwa ako kasi buong suporta sa akin ng aking pamilya, lalo na si Edu at syempre si Dad. Sa kabilang banda ay nakatagpo na rin si Dad ng babaeng mamahalin sa katauhan ng kaibigan niyang Pinay, si Mary Grace. At eto nga, kakakasal lang nila noong last year at ina-expect ko na magkakaroon ulit ng kapatid ngayong 2022. Muli, Papa Dudut, thanks for reading this letter at sana po ay magpatuloy pa ang inyong napakagandang programa. More power po sa buong staff ng Papa Dudut Stories. Lubos na nagpapasalamat, Yulia Sobero Garrido, CPA. Mga kaibigan, napakinggan natin ang totoong kwento ni Yulia na isang prodigal daughter na minsang sumuway sa kanyang magulang, nagkamali, nagsisi at bumalik sa kanyang magulang para siya ay tanggapin at mahalin muli. Marami sa atin ang naranasan ng nagalit o nagtampo sa ating mga magulang dahil sa pinagsasabihan sila
o nila tayo, lalo na kapag may mali tayong nagagawa sa buhay. Pero ito ang ating tatandaan. Hindi masama kung minsan pagsabihan tayo ng ating mga magulang. Hindi sa nakikialam sila sa ating buhay. Gusto lamang nila tayong ituwid at ituro sa atin ang tamang landas na dapat ay tahakin natin. Walang sinumang magulang ang may gustong mapahamak ang kanilang mga anak. Kaya kahit na mahirap ay ginagabayan pa rin nila tayo para ma-realize nating mali ang binabalak nating desisyon sa buhay. At huwag nating kakalimutan na irespeto, mahalin at tumanaw ng utang na loob sa ating mga magulang. Dahil ang paggalang at pagmamahal sa ating mga magulang ay pagtanaw mo ng utang na loob sa Diyos. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe sa Papa Dudut Stories. Hanapin din po ang isa ko pang channel, yung pong Papa Dudut Vlogs. Mag-subscribe din po kayo doon, ha? Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Papa Dudut Stories.